Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susi. Paano ba mag-medical? Paano ba tayo makapasa agad sa medical na one click lang ang medical natin ay fit to work tayo agad? May tatlong pinaka-importante na dapat natin gawin sa medical dahil ang tatlong ito ay dito napipinding ang ating medical kaya pabalik-balik tayo sa medical center. Ang tatlong medical na kailangan nating gawin para fit to work tayo agad. Ang una, kung bakit napinding tayo sa medical, ang una ay hindi clear ang x-ray natin. Pangalawa ay hindi tayo nakakadumi kaya kailangan nating bumalik sa medical center para magpasa ng ating dumi. At ang pangatlo ay mataas ang ating blood pressure kaya kailangan nating bumalik sa medical center. Itong pinaka-importanting tips ko sa inyo guys na dapat nyong malaman kung paano ba mag-x-ray na fit to work ka agad kahit na naninigarilyo ka, umiinom ka, or may ubot sipon ka sa araw ng iyong medical. Mayroon akong technique guys para clear agad ang inyong x-ray at hindi na kayo pabalik-balik pa sa medical. Para sa mga first timer sa medical, kailangan dapat nyo malaman ito dahil ako noon ay ilang beses ako pabalik-balik sa medical dahil dito. Pero nung nalaman ko ang technique na ito ay one click lang sa Pilipinas at dito sa abroad ay clear agad ang aking x-ray. Itong pinaka-importante na dapat nating malaman guys. Pero bago ang lahat ay kailangan ko kayo munang bigyan ng tips paano ba mag-medical. Sa pag-medical guys ay kailangan nating magpahinga ng maaga para ang ating katawan ay makapagpahinga para sa medical natin kinabukasan. Hindi tayo dapat mag-isip ng kung ano-ano. Alisin natin ang stress sa ating katawan. I-relax natin ang arili. Kaya dapat magpahinga tayo ng maaga. At kinabukasan ay maaga tayong magising para maaga tayong makapagpila sa medical center. Para hindi tayo mahuli sa lahat ng mga appointment natin sa medical. Ang pinaka-importante na tip ko sa inyo guys ay ang pag-x-ray. Dahil sa ngipin, kahit na may sira noon ang ngipin ko, sinabi ko sa dentist na wala akong pera na pampabunot ng ngipin ko, pampapasta. Hindi naman nila ako pinilit na magpapasta o magpabunot kahit na may kailangan bunutin sa mga ngipin ko. At sa aking mata noon ay ang may diferensya ang mata ko, reading glass. Sinabi ko lang na wala akong pambili ng reading glass nila kaya sabi ko bibili na lang ako sa labas. And okay naman nila, hindi naman nila ako pinilit na magpagawa ng salamin. At kung kayo ay nasa 40 pataas or 45 ay mayroon ng ECG guys, kailangan i-relax natin ang ating katawan, magpahinga tayo ng maaga para okay lang ang ating ECG. Ang ECG guys ay para lang ito sa mga may edad na. Pero kung kayo ay nasa 18 pataas lang, wala naman siyang ECG. Ang tatlong pinaka-importanting tips na dapat nating malaman sa pag-medical guys ay unahin natin ang x-ray. Dahil ang x-ray ay pinaka-importante na dapat nating maipasa. Dapat na clear ang ating x-ray para hindi na tayo pabalik-balik sa medical. Kasi ako noon, nung nag-x-ray ako ay hindi clear ang x-ray ko kaya bumalik ako sa medical nung hindi ko pa nalaman ang technique na ito. May technique para sa x-ray guys para makapasa kayo agad sa x-ray. Ang x-ray guys ay doon sa medical marami ang nagbibinta doon ng mga sterilized na gatas pero hindi yan makakatulong sa atin guys. Ang sterilized na fresh milk na yan ay didiretso lang yan sa tiyan natin. Naku, walang epekto yan guys sa x-ray.
Pero ang tips kong ito, guys, ang pinaka-importante na dapat natin gawin kapag nag-x-ray tayo para makapasa tayo agad sa x-ray, kahit na may ubot sipon ka pa, kahit na naninigarilyo ka o umiinom ka, kahit na hindi ka sigurado na clear ang iyong x-ray, ang dapat mo lang gawin sa pag-x-ray, guys, ay ito. Kapag sinabi ng doktor na kapag isinalang ka na sa x-ray, nakatutok na yung x-ray machine sa dito sa dibdib mo, at ito lang ang dapat mong gawin, guys. Kapag sinabi ng doktor na huminga ka ng malalim, 3 times na huminga ka ng malalim, ang gagawin mo lang, guys, ay hindi ka hihinga ng malalim, kasi kapag huminga ka ng malalim ay bubuka ang baga mo, guys, at kung may sipon at ubo ka ay makikita ang klimas mo, kaya ang x-ray mo ay hindi clear. Blurred siya. Pagkatapos, pabalikin ka, ilang beses ka pabalikin sa x-ray center, pabalik-balik ka ng ilang araw kung hindi makiklear ang x-ray mo. Kaya ito ang dapat niyong tandaan, guys, at ito ang dapat niyong gawin. Kapag sinabi ng doktor na hinga ka ng malalim 3 beses, pero ang gagawin mo, guys, ay imbis na hihinga ka ng malalim, sabay mo lang iangat yung 2 balikat mo, gaganon ka lang. Makikita yan ng doktor na nakataas ang balikat mo, akala niya huminga ka na ng malalim. Gaganon ka lang, guys, oh. Gaganon ka lang, pero hindi ka hihinga ng malalim, dahil kapag huminga ka ng malalim ay bubuka ang baga mo at makikita ang plemas mo sa loob. Ganito lang ang gagawin mo, guys. Uulitin ko. Ganun. Parang itaas mo lang siya ang balikat mo na parang humihinga ka ng malalim na malalim. Pero medyo itaas mo lang siya. 1, 2, 3. Yon. Tapos sabihin na ng doktor, okay na. Sigurado ka, guys, na ang x-ray mo ay clear. Pero kapag huminga ka ng malalim, bubuka ang baga mo, makikita kong may plemas ka sa loob. Hindi clear ang x-ray mo, guys. Yan ang tips ko, guys, para sa x-ray. At ang pangalawang tips ko naman, guys, ay tungkol sa pagdumi natin. Kaya tayo ng doktor ng empty container na maliit. Sa loob ng container ay mayroon siyang stick or cotton bud sa loob, or yung parang kutsara siya. Stick sila na ibinibigay sa inyo. Naku, guys, ang karanasan ko dyan, guys, ay ilang beses ako nag-medical, guys, na ganyan. Hindi ako makakadumi. Kasi sa loob ng hospital, naku, ang dami namin, guys, doon sa loob ng CR. Ang dami namin doon na kung saan-saan lang sila nakaupo, dahil mayroon nang nakaupo doon sa toilet bowl. Sorry sa mga kumakain, ha, pero based on my experience, guys, ang dami namin sa loob ng CR, gusto naming magdumi. Yung iba kung saan-saan na lang nakaupo, ito, guys, true story talaga ito, guys, kung saan-saan gilid na lang kami ng toilet uupo para kukuha lang kami ng dumi, para may mailagay kami doon sa empty container para may ipapasa kami sa doktor. Pagkatapos, ang iba naman, guys, ay kung mayroon mang nakakadumi, ay ang yung iba naman ay pahingi naman ng dumi mo. Nakakatawa, guys, pero based on my experience, guys, totoo ito, guys, na nangyayari, guys, sa medical. Yung iba, sabi nila, uy, pahingi naman, lagyan mo naman itong empty container ko para hindi na ako babalik bukas. Pero ako, guys, talagang bumalik talaga ako kinabukasan, guys. Hindi talaga ako makakadumi doon, guys, kasi ang dami namin kung saan-saan na lang kami umuupo para pinipilit naming magdumi, pero hindi kami makakadumi. Kaya pala, guys, ang technique lang doon, guys, ay ang stick na yon or cotton buds ay ipapasok mo lang pala yon sa puwit mo. Pagkatapos, yun na, ilalagay mo lang doon sa buti at takpan mo na yun at ipasa sa doktor. Yun lang pala ang technique noon. Ako, kami naman, ako naman, guys, umuwi pa sa bahay, bumalik na lang ako kinabukasan para doon, para malagyan lang empty container na yun
ng dumi ko. Kaya pala ipapasok mo lang yun sa puwit mo pag mayroon lang kunti na dumi nakatouch lang yun sa dumi mo sa loob. Yun na pala ang i-check ng doktor. Yun lang pala ang technique, guys. Naku, hindi ko alam yun noon. Kaya pabalik-balik ako sa medical. Ilang beses ako pumunta ng abroad. Yun palagi, guys, ang napipinding sa akin kung bakit pabalik-balik ako sa medical center. Pagkatapos, ang pangatlo, guys, na tips ko ay yung mataas ang blood pressure. Ako, may high blood ako eh, pero sa tungkol sa mataas ang blood pressure mo, halimbawa mataas ang blood pressure mo, ang kailangan mo lang doon, guys, ay magpahinga ka ng mabuti, magpahinga ka pag bago ka mo ipacheck ang blood pressure mo. Kaya required guys na kailangan mo maaga sa medical para makapagpahinga ka muna bago ka isalang sa medical, dahil kapag mataas ang blood pressure mo ay mapipinding talaga ang medical mo, guys. Mag-antay ka pa ulit ng ilang oras bago nila i-test ulit ang blood pressure mo, guys, para bumaba ito, kailangan mong magpahinga. At kung i-check nila ulit na mataas pang blood pressure mo, kailangan pressure ay bago ka pumunta ng medical, kailangan simula gabi inom ka muna ng maraming tubig. Hanggang sa umaga, pagising mo, inom ka ng 2 baso. Hanggang sa pagpunta mo sa medical, ay damihan mo inom ng tubig para makatulong ito na bumaba ang iyong blood pressure. Pagkatapos, ipahinga mo ng mabuti ang iyong katawan para hindi maging mataas ang iyong blood pressure. At sa mga first timers, sa mga baguhan pa magpapamedical, ang medical ay mayroon tayong blood pressure. Una, i-check mo na ang blood pressure ninyo. Pagkatapos, kukunan kayo ng dugo para malaman kung mataas ang sugar ninyo o kung may diabetes kayo. Kailangan i-check ang dugo ninyo. Pagkatapos yan, x-ray. Pagkatapos, ECG kapag 40 above kayo, kailangan na ng ECG. Tapos i-check ang ngipin ninyo at i-check ang mata ninyo. Pagkatapos, mayroon pang exam, may sasagutan kayo doon, may IQ examination yon, may sasagutan kayo doon. Ang dali lang naman, guys. Pagkatapos, ano pa yung iba na hindi ko nabanggit? Ayan lang, guys. Kailangan lang natin na ipagpahinga ang katawan natin bago tayo magpamedical, at para maging i-relax natin ang ating sarili para hindi mapinding ang ating medical, para fit to work tayo agad. At kailangan, guys, tandaan nyo ang tips na sinabi ko sa inyo, guys, tungkol sa x-ray at sa pagpasa ng dumi. Yun ang dapat nyong tandaan, guys. Kaya kung mayroon kayong comment, mag-comment lang kayo, guys, kung mayroon pa kayong itatanong, dahil sasagutin ko yan batay sa aking karanasan at kaalaman. Ang mga tips ko ito ay mabisang tips ito, guys. At sa mga first timer, yun, mayroon tayong check up para sa almoranas, yung sabihin ng doktor na tutuwad kayo dahil titingnan ng salamin ang puwit ninyo. Ay, ituwad nyo ng maigi, guys. Dahil tinitingnan yan kung mayroon kayong almoranas. Kailangan kapag nag-medical kayo ay magpahinga kayo ng maaga, guys, tapos agahan yung magising para makaprepare kayo ng kailanganin ninyo. Magbaon kayo ng tubig sa medical, magbaon kayo ng biskwit, dahil sa umaga hindi kayo kakain bago mag-medical, dahil nga kukunan kayo ng dugo. Hindi pwede ang heavy food. Kailangan, pwede kayong uminom siguro ng gatas, pero required doon na wala kayong ititik bago mag-medical.
kapag nagutom kayo, baon kayo ng biskwit. Kapag nagutom kayo, mayroon kayong kakainin doon sa medical, baon kayo ng tubig. Dahil ako noon guys ay nagutuman ako doon sa medical dahil wala akong baon. Naku, ang tagal namin doon sa CR guys na kukuha ng dumi para may maipasa kami. Naku, maghapon kami doon guys, magugutuman ka talaga doon. At isang tips ko pa pala guys, kapag may edad na kayo, i-check pa ito kapag mayroon kayong goiter, kagaya ko noon, hahawakan niya ng doktor ang lalamunan na ganon. Tapos sabihin niya na, lunok! Ilunok mo yung laway mo na ko guys, gutom na gutom ako noon, wala akong malunok na laway dahil tuyong-tuyo ang lalamunan ko, tuyong-tuyo ang bunganga ko, wala akong malunok na laway. Nako, ilang beses niya akong palunokin guys, hindi ako makalunok, kaya pinabalik ako kinabukasan. Yan pa guys ang pinaka-importante na sa mga may edad guys ha, na kapag i-check ang ito, kailangan guys ay may baon talaga kayo sa medical, dahil kapag nagugutom kayo doon, halimbawa tapos na ang pag-check ng dugo, pwede na kayong kumain kapag may baon kayong biskwit, para kapag sa pag-check na ng dito goiter, dahil hahawakan niya ng doktor ang lalamunan ninyo pa, tapos palulunokin kayo. Kapag wala kayong malunok na ko, sabihin niya na may goiter ka. Tapos pagbalik ko kinabukasan guys, pinalunok ako. Sabi ko, ma'am, sabi ko sa doktor, kahit ilang beses mo pa ako palunokin, may malulunok na ako, dahil hindi natuyo ang lalamunan ko, busog ako ngayon. Sabi ko sa doktor, kaya sabi niya, lunok. Paglunok ko ngayon, ang bilis. Lunok, sabi niya, tatlong beses lang ako lumunok. Sige, uwi ka na. Kaya nakapasa ako sa medical, one click lang, walang pending sa medical ko, dahil marunong na ako noong last na pagpunta ko, kasi tinuruan ako ng kapatid ko kung paano mag-x-ray. Yun nung pala yun na kapag may ubot sipon ka, hindi mo na kailangan huminga ng lalim, itaas mo lang pala itong balikat mo na pag ganun, para kunwari huminga ka ng malalim para hindi makita kung may primas ka. O sige guys, yan lang ang tips ko sa inyo. Yan lang ang tips ko sa inyo ngayong araw guys. Sana may natutuhan kayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo lang ako guys, para updated kayo sa lahat ng mga tips na i-upload ko. At paki-like na rin ng video ito kung nagustuhan ninyo. Sige guys, maraming salamat.